Good morning, Makassari. Ayan, kung nakikita nyo guys, namili na naman tayo. Ayan, araw-araw tayo namimili. Ayan ang ating mga napamili, ang RC Cute. Ayan, isang case. Tapos ang ating itlog, isang tray. Tapos ang Tommy na 10 piraso, hindi natin nabili yan kahapon sa ating pamimili. Bumili tayo sa ibang grocery niyan guys. Yung binilang ko ng, ayan, isang grocery ang pinuntahan ko guys. Diyan sa naka-plastic, plus yung itlog. So tapos RC Cute, ibang grocery naman. Yan guys, ipapakita ko lang sa inyo ng konti ito dahil konti lang naman ito. Yan yung ating Tommy, tapos itong ating Tora na kape guys. Yan yung mga naka-buy one take one na dating nabili ko sa Ultra Mega is 50 pesos. So dun sa grocery yung pinuntahan ko ngayon is 57 siya. So bali 20 pieces yan siya. So matagal na rin ako wala nakikitang ganyan sa grocery guys. Masarap kasi yan guys, kaya bumili na rin akong tatlo. Hindi naman siya fast moving sa akin sari-sari store, kaya lang umiinom nga ako niyan. So sayang din dahil mura lang, 57 lang, 20 pieces na siya. So di ba napakamura na niya, masarap pa. San ka pa? Sa Tora ka na. Ayan. So tapos guys, ayun nga, tatlong balot na nga binili ko niyan. Tapos meron tayong istafane na isa ulit. Isa-isa lang ang binibili ko niyan guys. So hindi ko sinabi sa akin customer kung saan ko binibili yan. Siyempre para sa atin pa rin siya bibili kasi nagtanong siya sa akin sa kapitbahay ko kung saan ko raw nabili yan. So siyempre hindi ko sinabi kung saan, 'di ba? Malayong lugar yung sinabi ko na lugar na binibilhan ko niyan, 'di ba? Sayang naman para sa atin na siya bibili. So yan lang guys ang aking napamili plus itlog lang na isang tray. Hayun. So, tapos guys, meron na naman tayong karne. Ayan, pang adobo natin today para sa ating lunch. Ayan, adobo pang mayaman lang. So, ayan, nilalagay na natin itlog bago tayo magluto ng lunch. May sari-sari store ka ba? Ayan. So, kumusta po sa ating mga kasari dyan at kasinggal mom ko at kasingganda ko na rin. Ayan. So today po is October 15, 2021. So time check na natin is 5 PM na. So yan, late na naman tayo mag vlog. Oras na naman ang mga bilihan mga customer ang pag vlog natin. So yun guys, today's topic guys, about sa ating kung ano-ano nga bang advantage ng pagkakaroon ng sari-sari store. Kasi ang share ko for today ay ayon lang sa aking karanasan. Ayan, yun ang ating pag-uusapan ngayon. Bilang sari-sari owner, ayan, di ba marami tayong mga na-experience sa bawat sa pagkakaroon natin ng sari-sari store. So, ngayon i-share naman natin lalo na sa mga bagong magkakaroon ng sari-sari store at sa mga nagpaplano pa lang at sa may mga bagong bukas pa lang na sari-sari store. At kung interesado ka sa aking share for today, just keep on watching. Pagkakaroon ng sari-sari store ay hindi biro. Ayan. Ito ay isang business na kailangan mo mahalin, na kailangan mo alagaan, 'di ba? Na parang gamit lang 'yan, na higit pa sa gamit na kailangan mong alagaan na maayos. Ayan, para maiwasan ang pagkalugi. Ayan. Parang isa rin 'yan na company na meron ka rin na policy na dapat mong sundin. Dapat kung ano ang bawal ay bawal. Ayan, na dapat mong na kahit na ikaw ang sari-sari owner, kailangan susundin mo lahat ng bawal na yan. At yung bilang mga sa mga customer mo naman, kung ano yung bawal is kailangan ipatupad mo sa kanila yon na ito bawal ito. Ayan, diba? Ganun ang pagkakaroon ng sari-sari store. Hindi porket po sari-sari store lang yan. So, ay okay, pwede na ganito ganyan. Diba? Kasi ituring mo rin na isang company ang isang sari-sari store. Lalo na ako, nagtrabaho din ako sa isang kumpanya, sa isang malaking kumpanya. So, experience ko din yan lahat bilang empleyado at bilang sari-sari owner ngayon. Diba? Kahit pa paano nag-adjust tayo. Ayan. So, yun guys.
number one ang pagkakaroon ng sari-sari store. Siyempre, di ba, you're the boss. Ayan, you're the boss of your business. Kasi, hindi mo na kailangan, kumbaga dito, ikaw ang magsasabi na, ikaw mag-uutos. Kumbaga, pwede mo naman depende sa iyo kung lahat gusto mong gawin, pero ikaw pa mag-uutos kung meron kang katuwang sa sari-sari store mo. Pero kagaya ko, na wala naman akong katuwang, sarili ko lang lahat. So, syempre, wala akong dapat iutos, 'di ba? Wala akong pwedeng utusan kundi mga anak ko lang kung susunod. Pero dahil sa sitwasyon ko, ang mga anak ko ay hindi naman ganoon talaga na anytime mautusan mo, hindi sila kagaya kasi ng sinaunang kabataan na, 'di ba? Alam naman natin lahat na mga bata ngayon ay kakaiba na. Ang mga kabataan ngayon ay kakaiba na. Hindi tayo tulad nung tayo ang kabataan ay hindi na tayo kailangan utusan ng magulang lahat kung saan natin gagawin. So ayun, number one natin sa advantage ang pagkakaroon ng sari-sari store. So ang number two naman natin guys is needs of our neighborhood. Ayan, needs of our neighborhood, ito ay mga kailangan ng mga kapitbahay natin, kagaya ng kape. Ayan, yung mga sardinas, asukal, yung pang-araw-araw, noodles, yan. Diba, nandito na lahat sa ating sari-sari. Diba, sa umaga, simula umaga pa lang, yan, ang number one na mabenta sa atin, yung mga kape, noodles, yan mga asukal, yan ang madalas na bilhin ng mga customer. So, yun ang number two natin ng pagkakaroon ng sari-sari store. Isa pa guys, pwede bilang sari-sari owner, pwede mo na rin kunin dyan yung gagamitin mo sa isang sari-sari store. Ayan, hindi mo na kailangan bumili pa sa ibang tindahan, di ba? Kumbaga, ikaw na lang, dyan ka nakukuha lahat ng pangangailangan mo. Ayan pa. So, number three, guys, you can get discount cards that are great at other groceries. Ayan, magkakaroon ka ng isang malaking discount kagaya na Pure Gold, 'di ba? Ng mga nagbibigay ng mga discount card na kagaya ng Alim Puring. Kasi ang kagandahan kasi ng pagkakaroon ng Alim Puring card, 'yun ay hindi siya kagaya ng Advantage card na hindi siya ganoon kalaki yung discount card. Kasi yung pag meron kang Alim Puring, kung tutuusin, kung isipin mo, mas malaki yung discount mo doon kasi nandiyan yung mga kadalasan ng mga weekly pa promo na malaki ang kikitain mo doon, yung mga monthly pa promo nila, yan, ang Pure Gold. Kasi sabihin man natin may maraming kamahalan sa Pure Gold. Diba? Sa pangalan pa lang na Pure Gold is talagang mahal na, pero hindi naman sa sinisiraan ko ang Pure Gold, pero marami din sa kanila pag weekly pa promo nila at monthly pa promo nila, napakalaki ng kikitain mo. So yun guys, ang number 2 natin na advantage sa pagkakaroon ng sari-sari store. So number 3 guys, 4 na pala tayo. You can hold your time. Yan. Kasi dito hawak mo yung oras mo. Dito sa pagkakaroon ng sari-sari store. So yun na, may bumili lang guys. So dito na nga tayo sa yung sinasabi ko na hawak mo nga yung oras mo sa pagkakaroon ng sari-sari store. So kung dati sa pagkakaroon ng pangumpanya bilang empleyado, di ba? Meron tayong kailangan na oras na gising. Na kailangan kumising tayo ng itong oras kasi magpe-prepare pa tayo, mga gani-ganyan, di ba? So pagkakaroon naman ng sari-sari store guys, ang isang mga advantage dyan eh, yun nga yung hawak mo yung oras mo, yung anytime na gusto mo oras ng gising, gigising ka. Pero syempre bilang ako na dito lang din umaasa sa lahat, syempre, 'di ba, mapipilitan ka talagang gumising pa rin ng maaga kasi iniisip mo na kailangan pa mag-prepare, marami pa pang kailangan gawin. 'Di ba? Gigising ka pa rin talaga maaga. So nasa sayo na lang 'yun at depende na rin 'yun sa location ng sari-sari store mo. Kasi merong mga location talaga na magdamag at saka maghapon matao. Yan, yun talaga yung mga magagandang pwesto na talagang super na super na super pagod ka. Na kailangan mo talaga may helper ka na.
pero sa tulad ko na ano, eh tama lang, sakto lang. So, okay naman na nakakaya pa naman na mag-isa. Ayan. So, tapos guys, number 5. Ayan. Kung dati tayo nag-aaral noon, estudyante tayo, hate natin ang mathematics. So, dito, we learn mathematics. Ayan. Diba? Kasi dito, sa pagkakaroon ng sari-sari store, mahasa mo ang math. So, hindi lang isang beses mo gagamitin ng pagmamath, magta-times ka, magdi-divide ka, magpa-plus ka, etc. Diba? Ang pagkakaroon ng sari-sari store. So, maraming beses mo yun magagamit ang mathematics. So, yan. Diba? Mahasa yung utak mo sa pagpa-plus, pagdi-divide, pagta-times mo. Ayan. So, number 6 guys naman ng advantage ng pagkakaroon ng sari-sari. So, may natin. So, ayan guys. Ayan, may bumili lang. Hindi na tayo natapos-tapos sa ating pag-vlog. So, 6 PM na. So, kailangan naman natin maglinis ng ating kabahayan. Ayan. So, number 6 na tayo guys. Sa number 6 guys, you learn by step by step of your business. Kasi pag nandito ka na nga sa business mo, matututunan mo yung mga hindi mo natututunan noon na bilang empleyado. Kasi sabi ko nga, diba dati ako naging empleyado ng isang company. So, bilang empleyado, syempre yung magagawin mo lang kung ano lang yung trabaho mo, kung ano lang yung process mo, kung ano lang linya mo doon sa trabaho, yun lang ang gagawin mo. Wala kang intindihin ng kahit ano. Pero, dito, na nandito ka na sa business, lalo kahit na sari-sari store lang, mapamaliit o malaki nga na business is kailangan marami kang matututunan. So yun, mas maganda nga na nag-umpisa ka sa maliit na business, papunta ka sa malaki na business kasi dun ka matututo ng gusto guys. Ayun, sa number 7, you will get a big discount, especially with the agent. Ayan, pag sa ahente ka kumuha, like kagaya ng mga kinukuhanan na ay kagaya ng mga ahente ng mga nasa groceries. Ayan, dito sa amin guys, napapansin ko yung mga ibang groceries dito. May mga pag-giveaway ang mga, at saka mga pa-free ang mga agent sa kanila, pero binubukod nila ng presyo yun. So yun guys, dun palang karagdagan kita mo na yan. So, kagaya ng mga giveaway na ibang binibigay nila, may mga tasa, wallet. So yan, pwede guys na ipunin mo yan para pagdating ng December na magpapasko, pwede mo rin siyang i-giveaway sa mga suki mo sa inyong sari-sari store. So, doon pa lang guys, syempre matutuwa na at pakunselo mo rin sa mga suki mo. Syempre, sasabihin nila at kukwento nila sa ibang mga kakilala nila, huwag doon sa sari-sari store ni Cathy, ay nagbibigay siya ng pakunselo tuwing pagpapasko, merong mga binibigay na giveaway. So, diba? Doon pa lang dadami na yung customer mo kasi matutuwa yung iba na pinagkwentuhan na ay doon na ako bibili kasi yun pa lang sari-sari store na yun ay nagbibigay pala siya ng mga giveaway, diba? Samantala sa ibang sari-sari store, walang ganyan. Ayun. So, yun lang guys ang aking share for today. Maraming salamat sa mga nakinig sa aking tips nga. So, sana ay nagustuhan ninyo, lalo na sa mga bagong nagsasari-sari store at sa mga mag-umpisa pa lang na nagpaplano na magsari-sari store. Sana may naitulong ako sa inyo. Muli ay nagpapaalam ang inyong tindera ng kagandahan. Ay nagsasabing ang isang wais na tindera ay malayo ang mararating. So, yun lang guys. Thank you for watching guys. See you on my next vlog. Bye-bye!